Welcome. Ngayon meron tayong pasyente, Digico S21 digital mixer. So ang complaint nito is may sirado na feeder. So yun yung titingnan natin. So ito yung video natin for today. So usually nagiging problema nito sa feeder yung belt niya, kasi nga naka-motorized ito. So yun yung titingnan natin, papalitan natin, ipapakita ko sa inyo paano pagbukas, paano pagpalit. So bubuksan na natin to. Yan. Then ipapower na rin natin. So antayin muna natin siya mag-boot. So ito yung nilagyan nila na broken feeder, itong side na to. Kaso may nakita pa akong isang sira pa ito. So ngayon ite-testing natin yan sa equalizer kung susunod siya. Ayan. So yung equalizer natin, naka ipa-plot muna natin. Ayan. Then so ayan, naka-plot yung equalizer natin. Hindi talaga siya saktong-sakto yung line niya. So adjust natin ulit, saktong-sakto yun. Yun. So mayroon kasing naka-program na yan. So ibalik natin sa equalizer, plot. So ayan, kung titingnan natin, minsan sumusunod. So ito talaga, oh, sumubra. Kung titingnan mo dito, straight lang yan. So dito, ito, umano siya. Sumunod. Pero, nipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang sira nito sa feeder na to. Meron siyang physical na makikita mo dun sa feeder kung sira. So bukod pa dun sa hindi sa masyadong sumusunod or sumusunod sa minsan, minsan hindi, meron pa siyang physical na makikita dun sa feeder na may problema. So yun yung babaklasin natin, dalawa papalitan natin. So the rest naman okay. So i-check na lang natin kung meron pang sira. So ibalik natin. Then ayan, ito hindi talaga sumusunod sakto. So the rest okay. So ayun, nakita na natin yung problema. So actually, pasensya na rin, hindi ako ganun ka master gumamit nito. So basic lang yung alam ko dito. So pag repair, kaya kong i-repair, pero pag operate nito, basic na basic lang. So ang ginawa nating pang test is yung equalizer na naka-flat. So doon mo makikita kung sumusunod. Pero actually, meron pang ibang technique para mag-feeder test ka. Or magte-test ka ng feeder, merong technique dyan. Kaso gagamitan mo ngayon ng software para makalibrate mo yung feeder. Since ito na-testing na rin nila sa computer, so nilagyan na talaga nila na sira to. So yun ay papalitan natin. So pati itong isa. So the rest ite-testing lang natin sa basic doon sa equalizer. So kung kasi complete yung equalizer, dapat plat din to. So pag tumakbo siyang ganyan, naiiwan. So ibig sabihin, sira talaga yung feeder. So, standby. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-repair nito. So ayan guys, bubuksan na natin to. Ang gamit is Allen key.
So actually, madali lang naman to buksan. Mukha lang siyang mahirap, pero pag tingnan niyo, madali lang siya. So yun lang yung tornilyo niya. Ang challenge paano susunkitin. Dandaan lang kasi maraming kable to. Ayan. USB. Then, ito. Then, ito. Then, ito, then ito, then ito, this yun lang. So yun lang yung kable niya. So matatanggal mo na siya buo. So, tatanggalin muna natin to. Linisan na rin natin to. Then, lagyan natin ang sakin. Para hindi magasgas. So ayan. Nakikita ko na agad yung problema nitong isa. So ito yung belt niya. So yung naging problema. So yun, nagiging problema lagi niya. Yan. Yung belt niya. Na-degraded na. Yan, nagbabalahibo. Yan. So yan o. Yan. So, papakita natin mamaya yan. So, number yun. Thank you.
So, ayan yung sira. Yung belt. Ayan. So, ayan, ito yung sira. Yung belt na, napudpud na. Ayan. So, itong isa, ganun din. Ayan. So, although marirepair sana to, papalitan lang siya ng belt. Kasi buo pa yung fader niya eh. Kaso, wala na bibili kasi nitong belt na to. Or ewan ko lang kung mayroon sa iba, pero pagkakalam ko, hindi kasi nagbebenta ng belt itong supplier na ito. So, pinapalitan ng buo. So, simple lang sana ang problema, which is ito lang oh. Yung belt lang. So, ang ipapalit natin, so ayan, ito yung bago. Yan, so pag nakita niyo yun, ayan oh. Ang ganda ng fader, belt, kung ikumpara mo sa luma. Ayan. So, yun yung titingnan nyo, kahit sabihin walang complain yung ano, pag napudpud na yan, ayan, ito actually malapit na maputol oh. Pudpud na. So, ito yung papalit natin. Mga bago. Ayan o. Budbud na yun. So ayan. Babalik natin tong palit natin tong bago. So habang pinapalitan natin yung luma, titingnan natin yung iba. Saka minsan may mga buhok-buhok. Tanggalin mo na yan pag nakikita ka na parang yung may buhok. Kasi, yun yung sasabit. Kasi minsan yung operator, siyempre hindi nalilinis. Then makita mo may alikabok, may buhok-buhok, linisin nyo na agad yan. So once nakabukas naman kayo. Para hindi masira. Kasi minsan yun yung sasabit. Ayan, ibabalik na natin. So dito, ingat-ingat lang. Kaya nilagyan natin ng sapin. Yun. Then, ang halaga pala ng feeder na to guys, almost 2,000 sa peso ang isa. So, ganun sa kamahal. So, 1,800 pesos ang katumbas.
ang isang feeder. So pag ganito, siyempre ingat-ingat. Ang required ko kasi dito, guys, papalitan na lahat ng feeder sana. Ay, recommendation ko. Kaso ang sabi ng audio engineer namin, pwede pa naman daw. So, yung dalawa lang na talagang sira, yun lang muna palitan ng feeder. Kasi yun nga, mahal saka mahirap mag-order. So, ang pinalitan natin is dalawa lang muna. So, the rest naman, okay pa naman. Ayan o, may mga buhok. So, pag mga ganyan, lilinisin nyo muna. Kasi yung buhok niya yung sasabit dun sa belt. Saka yung alikabok. So, ayan, kung titingnan natin, malinis na siya. Wala na siyang yung fader na mga parang naghihimulmul yung belt. So, yun yung babantayan nyo. So, pag naghihimulmul na yung ganyan, palit ka na. Kasi wala na yan. Mapuputol na yan. Pag binigla kasi nilang ganyan. Yan. Then, ito, siyempre, lilinisin din. Konting brush. Then, ayan, babalik na natin. So, ito, then ito, so ano lang yan, pagbalik. Yan. So i-check nyo kung may cable pang natira. So wala, itong dalawa. So ito kasi binuhol. So dito sa USB. So tanggalin muna natin. Double check. So wala tayong tinanggal dito, ito may tinanggal tayo dito, dito. So ayan, naibalik na natin. So ngayon babalik natin yung tornilyo. So pag balik din ito, allen key saka kamay lang din, huwag yung gamitin ng power tools kasi nasisira yung tornilyo saka baka sumabit, mababasag yung screen or maraming mangyayari. Kaya dapat hand tight lang din siya. Yan.
So hand tight lang gamit. Yan, on natin. So naikabit na natin yan. So power. So testing natin ulit sa eco. Yan. Pantay natin konti. Yan. Then. Ayan. Okay na. Napalitan na natin ang fader. Okay na siya. Wala na siyang problema. So, dalawang fader ang pinalit natin. So, ito yung binaklas. So, ganun lang sa kasimple. Madali lang naman. So, yun. Tinesting na natin sa equalizer or dito. So, ititesting pa naman nila ulit to. So, ayan na. Okay na siya. Nag-i-straight na. Saka sumusunod na yan. Saka maganda na yung ano niya, no? Yan. Pag refresh mo yan ngayon, ayan. Okay na. So, ayan. Salamat sa mga nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe para dumami pa yung tutorial natin. Maraming salamat po. Thank you.